What's up guys? So patuloy natin ngayon pagsagot sa mga tanong nyo. So depende yan kung saan mong bansa gusto magtrabaho. So sa US, kahit wala kang engineer's license sa Pilipinas, pwede kang magtrabaho dito as long as graduate ka ng engineering degree and may diploma ka. And of course, as much as possible, meron kang experience, working experience. Tinanong ko naman yung mga kaklase ko sa iba pang bansa. So sa Japan, better kung meron kang engineer's license sa Pilipinas. Pero on some cases daw, pero very rare lang na kahit wala kang engineer license, pwede kang magtrabaho dun. Sa Dubai, ang kailangan mo lang daw is diploma and POR. Sa Australia naman, better rin na meron kang engineer's license sa Philippines, pero kailangan mo pang ipa-approve si engineer's board doon sa Australia bago ka nila kilalan as engineer. Pero pwede ka maka-work sa engineering field pero hindi ka pa registered. So depende lang yan kung saan bansa mo gusto magtrabaho. I suggest na gumawa pa kayo ng thorough research para tama yung information natin. Pag nag-a-apply ka naman ng trabaho, iba-iba yung requirements per company. But typically, syempre pe-prepare mo resume mo and also may mga interview process yan. Sa experience ko, 2 sets of interview pinasukan ko. So first set is parang preliminary interview pa lang kung pasok ka ba sa mga kailangan nila. Second interview is yun yung in-depth. So tatanungin na nila yung mga work experience mo and ano yung ma-offer mo sa kumpanya nila. So after interview, kung natanggap ka na, pwede ka na mag-negotiate ng salary mo. Yun na, start ka na magtrabaho. Advice on how to improve your common sense. Yung common sense kasi mapapractice mo yan everyday. Kahit gumagawa ka lang ng small or big decision sa buhay mo, syempre ginagamit mo common sense mo, diba? Maliligo ako ngayon o hindi? Toothbrush ba ako o hindi? Yung mga simple lang. Pero yung mga bigger decisions na related sa trabaho, for example sa engineering work mo, practice yan talaga yan. The more experience you have, the more common sense na magkakaroon ka. Experience, marami, ano ba? Pero ang pinaka gusto kong experience dito is, as an engineer, meron ako mga mentor. Meron ako mga katrabaho na mababait na tumutulong sa akin. Syempre, baguhan kang engineer, hindi mo naman alam talaga lahat, diba? Although may alam ka sa mga theories, then nag-aral ka ng engineering, but in terms of real-world application, iba. Iba talaga yan, guys. So, thankful ako na meron ako mga mentor na mga senior engineers ko na, oh, ganito dapat mong gawin, ganito dapat mong gawin. Para at least, lesser mistakes na pwede ko magawa sa field. How different? Hirap naman ang tanong. Kasi yung working experience ko sa Pilipinas is during internship lang. Hindi talaga ako nakapagtrabaho na legit na trabaho na in-employ ako ng isang company. Tingin ko same lang eh. Kasi syempre, mga engineering principles and theories na ginagamit mo sa field, pare-pareho lang yan. Ang kaibahan lang siguro is yung measurements dahil dito, ginagamit dito sa US is ang English system, sa Pilipinas, metric system. Other than that, like the way you handle projects or you design mga projects, same lang mga principles na ginagamit natin. Siguro sa working environment, siguro mahirap lang pag may diskusyon sa site or diskusyon sa office. Kasi syempre, hindi English yung first language ko, di ba? So, pag nakikipag-usap ka dun, medyo challenging. Dahil syempre, magka-camp up ka pa ng mga sasabihin mo. Lalo na yung mga unang taon ko dito ng pagtrabaho, kapoy istorya. Minsan, pag mali siya, tama ako kung paala ka sa buhay mo. Pero, yes, kung may opportunity ka na lumipat na sa engineering na field, gawin mo na habang mas maaga. Para yung work experience mo nag-accumulate na. So, work abroad. Ang advice ko sa iyo is, alamin mo kung saan bansa mo gusto magtrabaho. Asia ba? Sa Middle East? Australia? Sa US? Then, alamin mo kung ano yung mga requirements sa bansa na yun. Para while working local sa Pilipinas, ma-come up mo na yung mga requirements and ma-compile mo na siya habang nasa Pilipinas ka pa. Gawin mo habang nagtatrabaho ka sa Pilipinas, i-compile mo na yung mga requirements na yun. Para pag ready ka na, apply ka na dun sa employer na yun or sa company ba na yan. And I suggest while waiting is gain local experience sa atin sa Pilipinas para pag na-approve ka na o lumipad ka na sa ibang bansa, meron ka na working experience. Hindi ka na tatanga-tanga na walang alam dun, di ba? So,
So para maka-adapt sa work culture, it takes time. And gawin mo lang, pasukin mo lang. Siyempre, bago ka magsimula sa bagong trabaho mo, siyempre, matatakot kayo, eh, paano kaya ang mga workmates ko? Paano kaya itong working environment namin? Ano kayong mga trabaho ko? Ganun. Siyempre, may takot ka sa simula. But, subukan mo lang, simulan mo lang. Dahil pag nasimulan mo na, yun lang yung mahirap yung simula. Pag nasimulan mo na, makaka-adjust ka na yan in time. And hopefully, mas mapapabuti mo pa yung trabaho mo. And I suggest, makiramdam ka muna sa opisina. Huwag kayong pabida-bida na kakabago-bago mo lang sa opisina. Pabida-bida ka na dyan. Makiramdam ka muna. O ano bang nangyayari dito? Sino bang bossing dito? So ang advantage kung abet accredited yung school mo is 2 years lang na working experience na kailangan mo para makasubmit ka na application sa board. Kasi kung hindi abet accredited, 4 years ang kailangan mong working experience. In terms of exam, kailangan mo pa rin mag-take ng EIT exam at saka PE exam. So pag fresh grad ka na magtatrabaho sa US, I suggest kunin mo na ang diploma mo sa school, TOR, also kung pwede yung description din ng TOR mo, ano pa ba? Then pagdating mo ng US, alamin mo na requirements bago ka makatik ng EIT exam, and also, magsimula ka na mag-aral for your EIT exam. Yes, worth it magtrabaho sa US kahit wala kang relatives dito. Dahil syempre, iba rin ang experience na magigain mo eh. Syempre, mas malaki rin talaga ang salary or compensation mo. Kahit nasa earlier stage ka pa ng engineering career mo, makakaipon ka talaga. Especially kung wala ka pang pamilya or wala ka pang binubuhay na tao, yan, makakaipon ka talaga dito. Possible siya, posible, but it takes a lot of time. Kasi syempre, empleyado lang tayo. Tatrabaho ka from 9 to 5, then soldado ka lang ng employer mo. Syempre, kung gusto maging bilyonaryo, kuha ka ng business mo. Pwede itong related sa engineering, pwedeng hindi. Pwedeng kumuha ka muna ng side business mo while working as an engineer. Pwede mong gawin yung engineering na profession para makaipon ka ng pangpuhunan mo for your business. So guys, para magkaroon ka ng connection sa engineering na field, I recommend na sumali kayo ng mga organizations outside from your work. Para kumbaga sa school, mga club, kumbaga, parang ganun. Like PICE, yung Philippine Institute of Civil Engineers. And also kung may mga local organization kayo ng mga engineers, sumali rin kayo dyan. In that way, aside from your co-workers, meron ka nakakahalubilo na iba't ibang engineers from other companies, mas lumalawak yung engineering connection mo. Difficult situation, sa experience ko, is yung pag nag-handle ka na ng public. Dahil yung mga engineering plans, pag nag-design ka, I mean, meron ka fina-follow na standards, di ba? May standard plans, may fina-follow ka ng mga principles, theories, gano'n. But, pag mag-deal ka na ng public, doon na medyo nagkaka-problema. For example, merong mga residente na, oh, bakit itong kalsada namin hindi nyo pa inaayos? Tapos, pag nandun na kami inaayos namin, oh, ba't nandito kayo? Hindi na ako makalabas sa driveway ko. Malilit na ako sa trabaho ko. Iba ganun. Gusto nila na mag-improve ang kanilang kalsada, but ayaw nila magkaroon ng trabaho dun. So, ano gawin namin? Advice for first year engineering students, ano ba? Paulit-ulit ko lang sinasabi, but learn to love math. Dahil puro math guys, math ng math from first year hanggang fifth year mo, hanggang kahit mag 6th year, 7th year ka, puro math yung ano yun mo, mag-board exam ka pa, puro math talaga yung encounter mo, so learn to love math. So first scope of work ko, so ako nagtatrabaho sa public works, more on horizontal projects ako. So mga kalsada, mga sewer line, water line, minsan nag-handle rin ako ng mga park improvement project. So more on horizontal talaga yung scope of work ko. Tulad na sinabi ko dati, para makatrabaho ka dito sa US, may dalawang way. So ang first way is petition ka ng relative mo para magkaroon ka ng green card dito. Second naman is working visa. So sa working visa, kailangan na mag-petition sa'yo is yung employer mo mismo. So, kung nasa Pilipinas ka, I suggest mahanap ka ng US company na based sa Philippines na nagpapadala ng mga employee papunta dito sa US. Yun ang naisip ko na paraan para makapunta dito sa US. Or, try mo rin na magtrabaho sa ibang bansa tulad ng Dubai, Japan, Canada, Singapore. So, in that way, baka mas madali kang makahanap ng mga US company na based doon para makapunta kayo sa US. Motivation. Siguro bago ka magsimula sa engineering, ina-assess muna sarili mo na gusto ko ba ng math? Kasi kung ayaw mo ng math, huwag ka na mag-engineering sa totoo lang talaga. Although malalearn mo naman na magustuhan ng math dahil kasi ang problem solving naman is a skill that you can learn. But kung initially pa lang ayaw mo ng math, huwag ka na talaga mag-engineering. Pero kung gusto mo talaga ng motivation para i-pursue to, so first, kung passion mo to, i-pursue mo to. Second, sweldo. Although ang starting salary sa atin dyan sa Pilipinas na mga entry-level engineers hindi ganun kalaki, but pag nakagain ka na ng experience and mas malalaking projects na nahahawakan mo, syempre pataas ang sweldo mo. And if you gain more experience, pag may opportunity sa abroad, grab it naman para mas mataas pa ang sweldo mo. Kung gusto mo magkaroon ng trabaho na maraming chances to elevate or to improve yourself, then para sa'yo ang civil engineering. High grades. No, you don't need high grades.
As long as graduate ka, nakapasa ka ng exam, sapat na yan guys, sa totoo lang. Ang mas importante dito sa US is may work experience ka. Alam mo ginagawa mo sa field, alam mo paano i-apply yung mga natutunan mo sa school, yun yung mas importante dito, yung application. Kung plano mong magtrabaho dito sa US, hindi required na magkaroon ka ng engineering license sa Pilipinas para makapag-stay or makapagtrabaho ka dito. So opinion ko, mas mahirap ang board exam sa Philippines compared dito sa US. Dahil dito sa US, hindi required na memorize mo lahat ng mga formula. Dahil during exam, pwede ka magdala ng mga reviewers, pwede ka magdala ng mga binders, at doon lahat ng mga formula. So hindi mo kailangan na-memorize. So tingin ko, mas mahirap ang exam sa Pilipinas compared dito. Alright guys, thank you very much for watching and see you in the next video. Bye!